Ayun, magandang araw po mga ka-chefs. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video natin ay paano maiwasan ang pagkakaroon ng bulok na bunga ng ating ampalaya. Ang pagkakaroon po ng ganitong bunga ng ampalaya ay dulot po ng mapanirang insekto na fruit flies. Ang mga insekto pong ito ay nagpaparami sa pamamagitan ng pagtusok ng kanilang mga itlog sa mga gulay, prutas. Katulad niya nitong ampalaya, papaya, minsan mga bayabas, kamatis, wala po silang pinipili. Usually po, ano po yan sila, yung mga babaeng fruit flies lang po ang nagtutusok ng ating mga pananim. So para maiwasan po ito, ay binabalot po natin ang ating mga bunga habang maliliit pa. Pwede po papel, dyaryo, yan po. Kasi pag hindi natin binalot yan, matutusok po siya ng mga fruit flies. At ang tendency po, magiging dilaw na yan siya and then hindi na lalaki. Mabubulok na lang siya. Minsan naman po, pag nakakaligtaan po natin balutin ang ating mga ampalaya, ay lumalaki naman siya pero akala natin okay siya sa labas. Pero sa loob pala, durug na siya. Ano daw? Yun pala, malaki na yung mga larvae sa loob ng bunga. At eventually, pag binuksan natin, madilaw na siya and then marami ng uod. So, tatapon na lang natin yun. Kukunin na lang po natin yun. Tapos, if ever, pwede naman po, ilibing po natin yung mga ganung bunga. Kasi para hindi na po mag-develop ng husto ang mga ito into another fruit flies. Kaya yun na lang po yung gagawin natin. So nakikita nyo po, maganda naman po yung resulta ng ating ginawang pagbabalot ng ampalaya. Yan po, may maliit pa. Bali, sinisigurado po natin na pollinated na po yung ating bunga bago natin balutin. Kasi kung pag binalot po natin habang hindi pa siya pollinated, ay mabubulok pa rin po ang bunga ng ating ampalaya. Ang pollination po ay pwede po nating gawin naturally sa tulong ng mga kaibigan nating bubuyog. Kung hindi naman po madalas yung bubuyog sa ating mga pananim, ay pwede po nating i-hand pollinate ang ating mga bunga. Yan po. Pwede rin po plastic na pambalot yung gamitin natin. Mas maigi rin po yan para yung bunga po is yung kinalabasan ay kulay green pa siya. Pag yung binalot mo kasi is papel or dyaryo, ay medyo maputla po yung bunga niya. So, ito po yung sample kung paano tayo mag-hand pollinate para masiguro nating pollinated ang bunga bago natin ibalot. Ginagawa ko po ito tuwing umaga. Pagkagising ko pa lang, nandito na po ako sa garden at nagpo-pollinate ng mga bunga ng ampalaya. Yan po, ang lalaking bulaklak ay idudutdut lamang po natin sa gitna nung ano ng babaeng bunga. Para po ang pollens ay mapunta dun sa bunga at mapollinate na po siya. Magantay lang po tayo ng mga 2 araw pa po bago natin balutin. Yung medyo malaki-laki na yung bunga, yung mga siguro mga 2 inches na po siya bago natin balutin. So, ayan po. Sana po may natutunan kayo sa video kong ito. And huwag po natin kalimutang mag-like, comment, and subscribe po sa aking channel. Hindi po ako expert. Ito po ay mga experience ko lang po sa pagtatanim ng ampalaya na sinishare ko lang po sa inyo.
ugaliin po nating magtanim para may anihin at may ulamin. Paalam, salamat! Woo!